Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hopefully, this will not be the final case to perform another remarkable medical case. Humahanga nga itong si Dr. Hiroshi dito nga kay Annalyn Santos dahil nga sa taglay niyang galing. At umaasa naman itong si Hiroshi na sana raw ay hindi ito ang huli na makakasama siya na magkakaroon nga ng another case ng remarkable na conjoining twins na ooperahan nga dito nga sa bansa. At bago nga babalik itong si Hiroshi sa Japan, ay gusto niya daw makasama na mag-dinner itong ang mga kasama niya sa operasyon, lalong-lalo na itong ang si Annalyn Santos. Subalit ay may lihim din pala itong si Hiroshi kung saan ay ipinakita niya nga dito sa kanyang kapatid na sa ibang bansa ang larawan nga dito ni Dr. Santos. At dito na pagtanto na ito na nga ang kanyang hinahanap ng kanyang pamangkin na anak di umano ng kanyang kapatid na si Lyneth. At gustong-gusto na nga raw niya itong makita at makilala. Kaya mas gustuhin naman ngayon ni Hiroshi na mananatili na lamang dito nga sa Pilipinas upang makasama ng tuluyan ito nga si Dr. Santos. Sa kabilang banda, hindi naman inasahan ni Annalyn na magpapadala ng bulaklak ito nga kanyang ama na si Dr. Tanyag dahil sa pagkatapos ngang marinig ang mga sinasabi nito na wala na daw siyang pakialam kung ano man ang mga achievement na kanyang matanggap dahil sa sinabi nga dito ni Lyneth na wala naman daw na iambag itong si Dr. Tanyag dito nga kay Annalyn Santos. At dito naman naisip iyan lahat ni Annalyn at dito nga malungkot kahit may marami nga ang nagregalo sa kanya at bumabati at humahanga ay tila hindi pa rin nagiging masaya. Dito lang natin nakitaan ang ngiti itong si Annalyn nang matanggap niya nga dito ang bulaklak na galing nga dito kay Dr. Tanyag. Kinabukasan naman ay nag-celebrate na nga ang mga ito. At dito naman na bumili nga ng damit itong si Lyneth na isusuot naman sa dinner na gagawin nga dito nila Hiroshi at dito ng lahat ng head of directors ng Eastridge. At sa hindi inasahan ay nandoon din itong si Moira sa boutique kung saan ay pareho nga nilang gusto itong damit na napili nga dito ni Lyneth. At dahil ayaw na nga makipagtalo pa dito ni Lyneth kaya pinaubaya na lamang niya dito kay Moira ang nasabing damit na kanya namang nagustuhan. At dito naman na tinawagan siya ni Giselle at sinabi na huwag daw magpapatalo kay Moira at dahil alam naman daw niya na hindi naman talaga totally na masama nga itong si Lyneth. Ang isipin na lamang daw ni Lyneth kung papaano sinakta noon ni Moira itong ang si Annalyn. At ito ang kanyang gagamitin upang gantihan naman itong si Moira. At dito na nga napaisip itong si Lyneth na kung papaano gawing katawa-tawa itong si Moira. Kaya nagpanggap siya na sumigaw na may sunog. At dito naman niya na ipinasok itong kapiranggot na papel na inapuyan niya nga konti. At nagulat naman itong si Moira nang may sumigaw nga na sunog at umuusok nga itong sa dressing room kung saan ay napalabas naman agad itong si Moira at suot-suot niya itong damit. Kaya naman napagkamalan nga magnanakaw itong si Moira ng mga security. At dito nga na pinadampot ito. At hindi lang iyon, pinagka-car wash pa itong si Moira dito nga sa labas ng boutique kung saan ay talagang ginawa siyang katawa-tawa at pinapahiya ng hosto ni Lyneth. At dito nga na sumugod itong si Zoe sa Eastridge upang hanapin itong si Annalyn at tanungin kung nasaan daw itong kanyang ina. At syempre hindi naman nagpapatalo itong ating bida na si Annalyn dito kay Zoe kaya nararapat lamang daw na maramdaman din ni Zoe kung ano daw ang mapahiya ng ina. Kaya dito nga nagkasabunutan ng dalawa. Yan po ang ating patuloy na pakabangan bukas mga idol. Dito lamang yan sa Abot Kamay na Pangarap. Yan lang po at maraming salamat.